2019, la prima fiera internazionale dedicata al mondo del bar e del bene. Dito tayo ngayon. Papunta tayo, sasakay tayo ng linya B. Puntang galing tayo kanina dito sa San Giovanni. Punta tayo ng Termini. Pupunta tayo ng Basilica San Paolo. No, pagkalabas sa metro, padadaanan niya McDonald's, tapos heto na yung church ni St. Paul. Yan, nandito po tayo sa likod ng St. Paul ngayon. Ito po yung likod. Pagkalabas nyo sa metro, ito yung makikita nyo. Hello mga kapamilya, mga kamag-anak natin dyan at mga kaibigan. Hello po sa inyong lahat. Sino nga ba si St. Paul? Si St. Paul po ay isa sa mga last apostle ni Jesus Christ. Nung namatay si Judas, siya ang pumalit. Kaya sa 12 apostles, kasama rin ho si St. Paul. Ano ba yung mga ginawa ni St. Paul? Si St. Paul po ay siya lang naman ang author ng New Testament. Bakit siya may hawak ng espada? So, dahil sa espada, doon ho siya namatay. Pinugutan ho ang ulo niya at dito siya inilibing sa Basilica di San Paolo. Kaya kung sino pong mga nagtutur dyan pag pupunta dito sa Rome, huwag ho ninyong kalimutang bisitahin ang libingan ni St. Paul, dahil ito ho ay isa sa mga tourist spot dito sa Rome. Yan po. So, samahan niyo ako. Tara. So, yan po. Pagpasok po natin. Ito ang harap ng simbahan ni St. Paul. Pagkapasok ho natin ay ito ho ang garden. Ayun si St. Paul, ang rebulto niya. Okay. At ito ho ang main door niya. Ito ho ay ino-open once in a 25 years ho yata o 50 years.
Ayan. Kung mapapansin po ninyo, dito po sa mga sa cross na to, nakasulat po dito yung mga pangalan ng 12 apostles. Ayan ho. Umumpisa nyo dito. Marcus. Ayan. Lucas, Johannes, Philips, Bartolome, Thomas, Matt. Matthew, Jacob, ayan po. Kung mapapansin po ninyo, si St. Paul ay naging kasama rin ho niya dito si St. Peter. Ayan po, si St. Peter may hawak na susi. Siya ho ang may susi sa langit. Dadaan ho sa kanya lahat bago makapasok sa kaharian ni Jesus Christ. Dito naman po ay si St. Paul. Ayan po. May hawak siyang libro. Ayan ho, at saka espada. Dahil siya ho ang author ng New Testament.
po, nakita ninyo kung saan nakalibing si Saint Paul. Ang susunod po nating pupuntahan, church naman ni Saint Peter. So, ayan po, nakita nyo kung saan nakalibing si Saint Paul. Kaya kung bibisita ho kayo dito sa Rome, huwag ho ninyong kalimutang pasyalin din ang Basilica di San Paolo, dahil dito ho nakalibing si Saint Paul, one of the 12 apostles. At siya rin po ang author, isa sa mga author ng New Testament. Kaya po, don't forget to subscribe, dahil marami pa ho akong ipapakita sa inyong magagandang lugar dito sa Rome. Na kahit na nandyan ka sa ibang bansa na hindi ka makapunta dito sa Rome, ililibot kita. Kaya wait mo lang yung mga video namin. Thank you for watching. Please like and subscribe.